Batikulon kung tawagin ito sa probinsya namin. Ano ba ang tawag nito sa inyo? O yung chicken gizzard sa English. Medyo nakalimutan ko na yung Pilipino nito. Pero mamaya alamin natin. So i-comment nyo na kung anong tawag nito sa inyong mga probinsya. Kahit na malinis na to at nakapak, inalis-alis ko pa rin yung mga parang dilaw-dilaw na balat yan sa gilid-gilid para lang makasiguro tayo na hindi rin natin makain yan. So hugasan lang din natin ito. Isa rin to sa mga paborito ko na niluluto sa akin ng lola ko dati. Makwento ko lang. Tapos ay hugasan natin yan. Minsan talaga may nasasabit pang mga parang yellow skin na yan. Alisin lang natin yan. At hugasan din natin na mabuti. So inugasan ko lang siguro mga 3 times yan. Tapos dito na tayo sa iba pa nating kakailanganin. Maghihiwa tayo dito ng ating luya. Kung magbabalat kayo ng luya, ay pwede rin kayong gumamit ng kutsara para mas tipid or mas makuha nyo lahat ng parte ng luya. Ako kasi medyo tamad ako this time. Dito naman sa bawang, babalatan at pipit-pitin natin yung pagkakahiwa nito. Hindi naman kailangang pinong-pino. So, sakto lang na panggisa. Gagamitin tayo ng sibuyas dahil nagtitipid tayo ay 1/3 lang ng sibuyas ang ating gagamitin. Bell pepper. Itong bell pepper ay nakakadagdag din ng sarap o linamnam at aroma dito sa ating batikulon. Kasi manamis-namis to. Gumamit na ako dito ng pressure cooker para mas mabilis. Lagyan lang ng tubig ang ating batikulon, laurel leaves, paminta, asin. Pin-pressure cooker ko lang to 10 minutes. Tapos ay okay na yan. Salain na natin. Mag-isa na tayo dito ng ginger or luya. Medyo nagmarites ako dito kaya medyo nasunog ang ating luya. Dagdag na natin itong ating onion, garlic. Igisa na natin yan. Linagyan ko ng konting salt and ground black pepper. Para usually talaga pag nagigisa ko ay nilalagyan ko na dyan pa lang ng pampalasa. Ilagay na natin yung ating nilaga nating batikulon. Ayan. So igisa lang natin yan. Hindi na tayo maglalagay ng sabaw dito. Yung gusto kasi natin ma-achieve ay yung parang napiprito-prito itong ating batikulon. Ayan. So tinos ko lang ng konti. Tapos lagyan na rin natin ito ng toyo, oyster sauce, sugar, konting-konting sugar lang, pampabalance lang ng alat ng ating toyo at oyster sauce kasi hindi na nga tayo maglalagay ng sabaw. Ito, vinegar, pakuluan lang natin ng kaunti. Gusto natin kasing ma-achieve yung kumakapit na sauce dito sa ating mga batikulon. Hinalo ko lang yan para makapit ang sauce dyan. Lagyan natin ang sili. Nasa inyo na kung gusto nyong durugin yung sili o hiwa-hiwain. Bell pepper. At pagkapit na kapit na yung sauce at lumalabas na yung mantika nyan at naghihiwalay na dun sa sauce ay pwedeng-pwede na yang iserve. Shout out kay Michelle Go, San Jose, Bulacan. 820 from Jeddah, Amparo Tabulinan from Philippines, Ditas Tomas from Pacor City, and Remy Pacuan from California. At kung nag-enjoy ka dito, ay huwag mong kalimutang mag-follow and subscribe dito sa ating Mami K of Krish Kusina and K&K. Bye-bye!